Laki pala ang binigay sa iyo ni Tambaloslos, talaga? Ay nako. Alam mo, Ramon de la Cruz, maraming nagbigay sa akin tumulong para masolusyonan ang problema ko. Pwede kong isa-isahin sa harapan ng publiko yon kasi ganyan si Top 1. Hindi katulad yung mga DD sheets kayo ng mga bayaran. Magkano binabayad sa inyo ng mga Duterte para mag-comment every now and then sa aking mga programa? Ang sipag ninyo, nagtataka talaga ako sa mga DD sheets na ito. Kasi hindi matino sa isang tao na yung pinanonood mo, ayaw mo, yung sinasabi niya, ayaw mo, yet nananatili ka doon nanonood ka. Hindi ka tinuan yun. I believe you will agree sa akin, mga tol. Kasi kaya kayo nandirito dahil gusto niyo yung sinasabi ko. Pero itong mga DD sheets, nandirito sila pero ayaw nila sa akin. Hindi ka tinuan yun. Yun ay pagiging sira ulo. The least is tanga kayo. Pero imo, nood kayo ng nood sa akin, tapos nasasaktan kayo sa mga sinasabi ko, katangahan yun. Anyway, punta na tayo sa topic po natin. Si Apollo Quiboloy, mukhang nasa Davao at doon po nagtatago. Kasi bakit natin sinasabing nagtatago? Siya mismo nagsasabi nito. In fact, nagbigay pa nga siya ng riddle or talinghaga na kung sino man daw po ang makakatukoy sa kanyang lokasyon ay bibigyan niya ng 1,000. Meron na kaya siyang nabigyan ng 1,000 eh, nagpakita siya sa Davao. Ito po oh. Kasakasama dito nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte at ng mga bitter na mga vlogger, kasama na yung dating secretary ng PCO na tinanggal sa kanyang pagiging secretary at ngayon bitter na. Oh, ito naman si Jason sa may banta. Sabi niya, antabayanan ang nakakayanig na balita mula sa Croco Farm sa Quezon City. Unti-unti nang nagbubunga ang panambitan sa liwasan, may sisipain na. Ngek. Ang Quezon City, ang nandyan, House of Representative, si Speaker Martin Romualdez ba ang patatalsikin ninyo? Kasi kung si Pangulong Bongbong Marcos, napanawagan naman itong si Jeffrey Celis, eh nasa Manila po iyon, sa Malacanang Palace. O, sabi nitong si Eric Celis, I believe this is an inciting to sedition. Bakit tayo nandito? Nag-i-inculcate siya ng hate sa kanyang mga manunood para magalit sa kasalukuyang gobyerno sa ating Pangulong Bongbong Marcos. There is an undeniable na serious failure of leadership. Saan? Ultimo nga, mga pink at dilaw, hindi nila makriticize si Pangulong Bongbong Marcos katulad ng pagkriticize nila sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi naniniwala sila na tama ang tinatahak na landas ni Pangulong Bongbong Marcos. Kayo lang naman ang mga bitter eh. Ikaw, katulad mo, talunan ka sa pagka-nominee o sa pagiging kongresista kasi talunan yung sambayanan at nagkamali ako doon. Salamat sa Diyos at hindi nanalo ang sambayanan party list. Otherwise, isang kongresista ito na tuta ng mga Duterte. And incompetence, saan banda? Pinag-aagawan nga si Pangulong Bongbong Marcos ng international community. Biruin ninyo, aalis na naman si Pangulong Bongbong Marcos kasi may invitation sa kanya ang Czech Republic ba? Saka Germany? Kung mali ako, sa pagkakaalala ko, ituwid nyo na lamang ako ha. Pero nangyayari yon kasi nakikita nila ang competency, ang efficiency and effectiveness ng pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos. In short, merong leadership si Pangulong Bongbong Marcos na wala sa Duterte mo. Sumipsip lamang siya sa China para masigurado na hindi siya mapapatalsik. Partikular pagsipsip niya sa mga uniformadong hanay ng ating gobyerno. Salamat kasi tumaas yung sahod nila. Pero kasipsipan nyo ni Rodrigo Duterte, hindi yung tunay na malasakit. Aminin man nyo yan o hindi, yan ang katotohanan. Tinaas ni Rodrigo Duterte at the expense of the Filipino people yung mga sahod ng ating uniform service. Bakit ko sinasabing at the expense?
Nakinabang din naman ako doon. Totoo naman. Kasi nung mga panahong iyon, basta na lang itinaas ang sahod ng ating uniform service nang hindi man lang pinag-aralan kung saan huhugutin ang budget. Kaya ngayon nagsasuffer ang mga susunod na administrasyon. Salamat sa Diyos at matalino si Pangulong Bongbong Marcos na gawa niya ng kaparaanan na yung fiscal crisis na napipinto sa hinaharap ay hindi mangyari. Magaling eh. Kaya bakit mo masasabing incompetent si Pangulong Bongbong Marcos? Ang kala ko ba matalino ka, Jeffrey Celis? Yung utak mo na matalino, mukhang nasa talampakan eh. Kasi bakit? Bakit ko sinasabing nasa talampakan? Dahil sa pagiging ganid ninyo sa kapangyarihan at posisyon, eh yung katalinuhan nyo, inilalagay nyo sa talampakan kaya hindi nyo na nakikita yung mga mabubuting ginagawa ng kasalukuyang gobyerno. Sabi niya, very incompetent talaga, insensitive talaga, eh kaya nga merong bagong Pilipinas mga peer, di ba? Yung mga isinasagawa ngayon sa tulong ng Kongreso na ihatid sa iba't ibang panig ng Pilipinas ang serbisyo publiko ng kasalukuyang gobyerno. At bilyong-bilyong piso na po ng halaga ng serbisyo publiko ang naitulong sa ating mga kababayang Pilipino. Saan ang pagiging incompetent at insensitive doon? Sa pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos, yung mga nasa geographically disadvantaged areas na pupuntahan ng kasalukuyang gobyerno. Partikular, yung sinasabi ng isang bitter din na dating secretary na hindi daw po tinupad ng ating Pangulo ang internet. Eh anak ka ng teteng, secretary ka pa noon, ipinagmamalaki mo nung time na yon na meron ng internet doon sa mga far-flung areas dahil po iyon sa kagalingan ng ating DICT. At syempre, sino ang inappoint dyan ng ating Pangulo? Si Secretary Uy. Magaling eh. Pagka magaling ang Pangulo, dapat magaling din ang kanyang secretary except doon sa isa na sinasabi niyong top performing. Pero saan ang gawa niya? Wala nga kayong mailatag ng mga significant achievement nitong si Sara Duterte. Tapos iyan pa gusto niyong ipalit kay Pangulong Bongbong Marcos? Sabi mo pa dito, VP Sara Duterte, AFP at PNP. Ang panawagan ng sambayanan for the Vice President to take over as President ay makatarungan, konstitusyonal, nasa batas at pinaka-importanteng kailangan. Paano naging konstitusyonal ang panawagan ninyo kay Pangulong Bongbong Marcos? Ha? Paano naging nasa batas ang panawagan nyo kay Pangulong Bongbong Marcos? Ang resignation ay ginagawa mismo ng tao. Hindi kayo ang magde-demand sa kanya. Kung kayo ang nagde-demand sa kanya, hindi yun tama, illegal yun. Dapat siya mismo. Meron lamang apat na kaparaanan sa konstitusyon para mapalitan ang Pangulo ng Pilipinas. Wag naman sanang mangyari ito dahil ayaw naming maging Pangulo si Sara Duterte. Kamatayan, physical incapacity, impeachment, removal from office, that is impeachment, and resignation. Doon sa apat na yon, wala dito sa sinasabi mo, Ka Eric. In the event that the president fails to lead the country and the government is in danger, saan ang panganib? Saan nagkaroon ng pagkukulang si Pangulong Bongbong Marcos? Saan nagkamali? Wala. O, the vice president should take over with the support of the people and all sectors of the state. Anak ka ng teteng, itong ginagawa ninyo, Eric Celis, ay pang-uudyok ito sa harapan ng publiko na magalit sa ating Pangulong Bongbong Marcos. At kung hindi ako nagkakamali, sa Article 139 ng ating Revised Penal Code, that is sedition. At kapag ka ikaw ay nag-incite ng anumang objective ng sedition, that is inciting to sedition. Tingnan nga natin, baka nagkamali ako doon sa pagbanggit ko ng artikulo. O, tingnan natin. Article 139, sedition how committed. Ito, sa paragraph 3 po nito, sabi po dito, to inflict any act of hate or revenge upon the person or property of any public officer or employee. Si Pangulong Bongbong Marcos ay public officer. At ang ginagawa ninyo
diyan sa meron palang rally sa Manila na hindi namin alam, nag-i-inflict po kayo ng hate o revenge o ng hate sa mga nanonood ninyo. Ginagalit ninyo ang mga manonood ninyo. At itong galit na ito, dinidirekta ninyo para kay Pangulong Bongbong Marcos. At yan ay ginagawa mo sa pamamagitan ng proklamasyon sa harapan nila. Sa pamamagitan ng pagsasalita mo. And that falls, I believe, under Article 142 of that revised penal code. That is inciting to sedition. Tingnan natin kung saan hahantong ang ginagawa ninyo dyan, Eric Celis. Kami nag-aantabay lamang pero hindi namin nahayaan na kayo'y lumapastangan sa ating Pangulong Bongbong Marcos. At dito, sa nakikita po ninyong photograph na ito, kasama nila ang mga walang kwentang vlogger at walang paninindigan ng mga individual. Dahil ito ay hindi naninindigan para sa mga Pilipino at sa bansa kung hindi para lamang sa mga Duterte at ngayon pinagtatanggol nila si Kibuloy. Na ngayon nandiyan sa Davao kasama ni Rodrigo Duterte. Tapos dahil sa kasinungalingan ninyo, hindi nyo alam yung isa ninyong tagapagsalita nilantad ang katotohanan ng inyong mga kasinungalingan. Dito sa, by the way, before I forget, sa ginagawa nyong rally, nagsusolicit pa kayo. Sabi ng SMNI, gikan sa masa, para sa masa. Nais nyo bang ipadala ang inyong suporta para sa laban kasama ang Bayan Rally? Maaaring mag-donate via GCash sa nabanggit na numero. Naknang teteng na yan, kinakapos na ba kayo sa pondo? Kaya ngayon nagsusolicit na kayo sa pamamagitan ng GCash? O ito, si Kapiter or Karamon, nagsalita siya sa harapan ng publiko pero hindi niya yata alam yung kanyang sinasabi. Dahil, o maaaring alam niya yung kanyang sinasabi pero hindi niya yata alam na yung audience niya hindi maaaring, hindi siguro magugustuhan yung kanyang sinasabi. Bakit natin binanggit yan, mga tol? Ito po kasi, pakinggan po ninyo yung kanyang pahayag dyan. Talk about Plaza Miranda bombing. Isang malaking krimen na pinangunahan ginawa ng CPP, NPA. At hindi ko alam. Akala ko talaga ang gumawa noon, ang nag-utos noon ay gobyerno, si Ferdinand Marcos Sr. Akala niya ang nag-utos gobyerno. Ang gusto niyo marinig niyan, syempre sisihin ng mga Marcos, pero hindi ganun ang nangyari. Mukhang nagkamali kayo sa pag-imbita dito kay Ka Ramon, ha? At sa paniniwala ko at ng marami sa amin, naniwala halos ang mga Pilipino na ang pagbomba sa Plaza Miranda ay kagagawan ng gobyerno ni Marcos. Subalit hindi pala nalaman ko ng matali. Gusto niyo sirain si Pangulong Bongbong Marcos at ang pangalan ng Marcos, yet yung bisita ninyo dyan sa inyong walang kwentang rally, taliwas ang sinasabi sa kagustuhan ninyo. In fact, binildya pa ang pamilya Marcos, partikular ang ama ng ating Pangulo, na hindi may kagagawan ng mga ibinibintang sa kanila. Di ba? Ngayon, sana hahantong ang ginagawa ninyo. Sabi ninyo, kaya kayo nandyan ay para suportahan si Apollo Kibuloy. Pero hindi ganon yung naririnig ng publiko. Nakakarating lang sa amin pero di ko pinanonood dyan . Hindi ko nga alam na may rally pala dyan. Ang nakakarating sa publiko, hindi naman yung suporta ninyo kay Kibuloy, kung hindi ang panawagan ninyong patalsikin si Pangulo at ang atat na atat kayong paupuin si Sara Duterte. Kaya ako, sana madinig tayo ng ating Pangulong Bongbong Marcos . Pangulo, sana naman po, nakikiusap na po kami. Huwag niyo na pong intayin na masaksak pa kayo sa likod ng ating Vice Presidente. Tinatraidor na po kayo ng kanyang pamilya. Tinatraidor na po kayo, maaari nitong Vice Presidente na ito. Huwag na po kayong magtiwala sa kanya, mahal na Pangulong Bongbong Marcos.
tanggalin niyo na po sana siya bilang kalihim ng Department of Education. Total, sa kanya na rin po mismo nang galing na ang unity team kaya lamang po nabuo para sa eleksyon. Samantala, kayo ang paniniwala niyo po, eh ang unity team binuo para po sa Pilipinas at sa bawat Pilipino. Pero itong si Sara Duterte na kalihim ng Department of Education, hindi po ganun ang paniniwala. In-interview po siya one time. Sabi niya, dahil nga mahilig siya sa no comment at doon napilitan siya sumagot sa blay pa, ang unity team binuo para lamang po sa halalan. Hindi po para sa Pilipinas at para sa Pilipino. Yon ang paniniwala nitong si Sara Duterte. Ngayon, going back, dito kay Apollo Quiboloy na sabi nila ipinagtatanggol nila. Pero baliktad ang nangyayari, si Duterte ang pinagtatanggol nila. Eh, merong kondisyon na inilatag para daw po humarap siya sa hearing nitong si Riza Ontiveros. Update sa pagpigil nitong si Robin Padilla, by the way, sa impending warrant of arrest nitong si Apollo Quiboloy. Hanggang ngayon, apat pa rin po ang pirma na nakakalap pa lamang nitong si Robin Padilla. Kung meron mang development, hindi pa po natin alam yan, pero ang huli sa mga nakalap po nating impormasyon, nananatili pong apat sila. Kinakailangan po ni Robin Padilla ng 8 pirma para po mapigilan ang pag-cite in contempt at yung resultang pag-issue ng warrant of arrest hindi mangyari. Otherwise, ang Philippine National Police, particular ang City, ang Davao City Police Office, nagsabi na i-implement po nila ang warrant of arrest the moment na kung merong i-release na warrant of arrest dito po kay Apollo Quiboloy. At yan po ay mangyayari March 13, kasi March 12 bukas ang last day ng pangangalap ng pirma nitong si Robin Padilla. Meron lamang kasi siyang 7 days para i-fulfill yung mga pirma na yan at makuha niya ang majority at mapigilan ang pag-release ng warrant of arrest dito kay Apollo Quiboloy. Ngayon, kung hindi mag-succeed itong si Robin Padilla dyan sa pagpapipirma, lalabas ang warrant of arrest. At itong mga conditions na ito nitong si Apollo Quiboloy, hindi kinakailangan ito pag may warrant of arrest. Ngunit kung magtagumpay itong si Robin Padilla, mananatili na lamang pakiusap kay Senator Riza Ontiveros na paharapin itong si Apollo Quiboloy. At ito ang mga kondisyon ni Apollo Quiboloy para daw po siya dumalo sa hearing ni Senator Riza Ontiveros. Una, unmask and show the full faces of your witnesses. No mask, no dark eyeglasses, no caps, bonnets, or head covering of any kind. Kalokohan po ito. Bakit mo ipapatanggal ang natitira na nga lang na kahit paano sense of security and safety doon po sa mga di umano'y inabuso mo? Ha? Para saan? Para makilala mo? At pag nakilala mo, katulad ng sabi nitong si Arturo Las Cañas sa iyo with Rodrigo Duterte, hindi sa akin ang galing ito, ha? Sabi ni Arturo Las Cañas, iuutos niyong ipapatay at nagbayad pa kayo ng halagang 1 milyon. Ganon din ba ang gagawin ninyo sa kanila? Kaya gusto niyo silang makilala? Hindi pa pwede yan. Proteksyon ang una sa lahat. Huwag kayong maniwala kay Robin Padilla na tapang-tapangan, nagpapakita ng muka. Eh siya, bulletproof ang sasakyan niya. Nakikita niyo ba yung ginagamit na sasakyan ni Robin Padilla? Naka-bulletproof? Oh, tapos may mga bodyguard pa. Samantala yung mga, kung tawagin mo, mga pobre, ha? Na mga tinatawag mo pang prostitute. Saan kukuha yun ng seguridad nila? Eh, buntot nila, hila nila, ika nga. Mga mahihirap na individual yon na kapag ka tinanggalan mo ng kahit paanong proteksyon na feeling nila, nakukuha nila sa pamamagitan ng pagsusuot ng face mask, eyeglasses, caps, bonnets, eh, aalisin mo pa sa kanila. Kaya hindi maaaring mangyari ang sinasabi mo, Apollo Quiboloy. Pangalawa, reveal your witnesses' true name and identity with recent valid photo IDs. Reveal the identity and real name with photo ID of your scriptwriters. Anak ka ng teteng, wala yung pinagkaiba dun sa una.
identity na naman ang hinahanap ninyo. Pangatlo, you must sign a notarized waiver of rights of your arbitrary contempt power. Pwede ba yun? Senador, tatanggalan mo ng karapatan nila para mag-contempt? Ano yun? Pagdating mo doon, puro kasinungalingan lang ang sasabihin mo, hindi ka mako-contempt dahil nag-sign ng waiver itong si Senator Risa Ontiveros? Anak ng teteng naman ng mga kahilingan mo ito, Apolo Kibuloy. Kaapat, you must sign a notarized waiver of your immunity rights. Pwede ba yun? Anak ng teteng na yan. Para saan? Para pagka nagsalita itong si Senator Risa Ontiveros, gagamitin mo ang resources mo, ang kayamanan mo at idedemanda mo siya? Yung mga sinasabi mo dito, Apolo Kibuloy, parang sinasabi mo, baguhin ang konstitusyon. Kasi lahat ng mga sinasabi mo dito, nasa konstitusyon yan eh. Yung mandato ng mga senador, nasa konstitusyon. Naknang teting naman. Kalima, do not restrict my answer to any questions to a mere yes or no. Pwede ba yun? Kapag ka ikaw ay kinuros examina, you have to tell either yes or no lamang. Kasi inaalam kung ikaw yung nagsisinungaling o hindi eh. Anak ng teting naman to si Apolo Kibuloy. No limit of time for me to ask for or answer questions. Pwede ba yun? Ano yun? Kung isang taong ka magsasalita doon sa Senado, pwede? Dahil walang limit? I retain my right to only answer questions that are necessary under my discretion. Anak ng teting naman. Sabihin mo na lang, Apolo Kibuloy, kung aating ka doon, you invoke your right against self-incrimination. Itong mga pinagsasabi mo dito, this is very impossible. 8. I retain the right to personally cross-examine your witness that includes you, Madam Chair. Pwede ba yun? Tapos ikaw, no time limit? Anak ng teting, nahihibang na yata itong appointed son of God na ito. Oh, you must reveal the real amount that you paid to these witnesses, whether by way of cash, ATM, credit card. It must be attested and signed by your witnesses including sources of funds, whether personal or government-related funds. Kung may bayaran na nangyari, then i-prove nyo yun. Ganun lang naman kasimple yan. Sa galing ng abogado mo, si Attorney Ferdinand Topacio, imposible naman na hindi mo mapapatunayan sa korte na mayroong bayaran kung talagang nagkabayaran. Number 10, provide a notarized letter of assurance signed by you and the Senate President that there is no collusion between you and the Senate leadership with the U.S. government, FBI, CIA, U.S. Embassy, State Department security officer from Marcos government to illegally arrest me through provisionary or extraordinary rendition that includes kidnapping and assassination with the assurance in written form that your invitation for me to attend the hearing is not a trick to trap me to execute with the corresponding reward of $2 million and that I am able to go back to Davao City without harm. Wala kang katotohanan yung sinasabi mong reward money from Federal Bureau of Investigation. Anak ng teting talaga to si Apolo Kibuloy. 11. You must allow my 50 security personnel including a number of police and AFP officer to attend the hearing and secure my perimeter. Grabe, no? Bodyguard pa lamang, 50 na. Oy, mag-isip-isip na kayo, mga miyembro ng religious organizations nitong si Apolo Kibuloy. Biruin ninyo, sabi doon sa Senate hearing, binenta nila yung kanilang mga properties, yung kanilang supposed na pambayad sa mga upa ay ibinibigay pa nila rito kay Apolo Kibuloy. Tapos ganito lamang ini-spend ng pinuno ninyo yung mga tithes ninyo. Huwag kayong maniniwala doon. Dapat kung ano lang ang kaya ninyo. Ano, ako sa totoo lang mga tol, mas agree ako sa simbahang Katoliko eh. Hindi ako Katoliko ah. Pero pagdating kasi sa offering, hindi sa pilitan sa kanila. Walang 10%. Ikapu, anak ng teteng na yan. Mag-iikapu ka, tapos gagamitin lamang ng mga leader ng simbahan sa mga ganitong kaparaanan. Biruin mo, gagamit ka ng helicopter, gagamit ka ng eroplano, magbabayad ka ng napakarami mong bodyguard, bibili ka ng mga mansion mo, ng mga properties mo. Sa properties, usapin properties tayo. By the way, tinalaga
ng Kingdom of Jesus Christ bilang property administrator ng KJC si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi tuloy nung ilan, baka, sabi nila yun ha, nagtatanong din sila, eh baka daw may shares doon sa property, kaya siya na lang yung administrator. Hindi natin alam kung totoo yun. O, ikalabing dalawa, you must allow me to bring my own witnesses to testify against your witnesses. Anak ko ng teteng na yan. No time limit. It must be your own responsibility to secure safety clearance from ATO and CAAP for my private jet to take off and land from Davao International Airport to Manila Airport and vice versa, is smoothly and without trouble in compliance also of condition number 10 of this set of conditions. Apolo Kibuloy, sino ka ba para abalahin mo yung ibang mga gumagamit ng airport diyan sa Davao at sa Manila para lang mapagbigyan itong mga kahilingan mo? Sino ka ba? Kung ikaw appointed son of God, sa paniniwala mo lang yan. Kalabing apat, all expenses incurred from this trip including private jet flight back and north and forth with parking in AIA, food according to my dietary requirements and fees for accommodation in a 5-star hotel for me and my party must be shouldered by your office. Anak ng teteng na to. Grabe ka naman, Apolo Kibuloy. 5-star hotel pa, demand mo. Anak ng teteng, mag-isip-isip na kayo mga miyembro ng KJC. Ganito po yung pinuno ninyo. Ah, yung ika po na ibinibigay po ninyo. Napupunta po sa mga ganitong uri ng pamumuhay nitong si Apolo Kibuloy. Isip-isip na po kayo. Hmm? O, tuloy tayo. Sabi niya pa, ikalibang lima, this set of conditions must be duly signed by the President and Speaker of the House of Representatives, Martin Romualdez. Aabalahin mo pa ang Pangulo at ang Speaker. Papipirmahin mo pa dito sa mga conditions mo. Ay, akala ko ba matatalino kayo? Unang-una, meron tayong separations of power from the branches of the government, Apolo Kibuloy. You must know that. The executive branch of the government should not interfere with the legislative works and vice versa, except for oversight functions, particular ng Senado at ng House of Representatives, check and balance sa ginagawa ng ating executive branch of the government. Ay, nako, nakakatawa tong mga conditions mo, Apolo Kibuloy. Ika-16, send to me the written answers to the set of conditions 2 days before the scheduled hearing with your signature. Demanding si Apolo Kibuloy. At ika-17, failure to comply to this set of conditions forfeits your chance of my expository attendance. Ganon. Expository attendance talaga? Saan ka may expose? Huh? This is very ridiculous, mga tol. Thus, rendering your Senate hearing a big joke of shameful charlatans and shallow exposition of a bunch of idiotic parroting mindless. Ganon. Pathological liars paid and taught by their deceiving lying masters just to read a poorly prepared typewritten narrative of hellish lies. What a gross embarrassment and insult to the intelligence of decent, dignified, critical thinking people from which, for the sake of sanity, we should avoid like a plague. Anak ng teting to mga conditions ni Kibuloyo. Sana napunta ang utak ninyo pag naniwala pa kayo dito kay Kibuloy. Anak ng teting naman na yan. Ay, 17. At para sa akin mga tol, kabaliwan ito. No? Ang maniwala pa sa mga sinasabi nitong si Apolo Kibuloy, hindi ko na alam kung anong termino ko pa i-describe ito. Mag-isip na kayo. Ganitong uri ng tao ang sinusuportahan ninyo. Ha? I hope this is not a libelous. Pero I should say this. Ang paniniwala ko,
ang katangian ng mga ganitong uri ng tao ay megalomania. Ano? Alam niyo yung megalomaniac? Yung tingin nila sa sarili nila, sila yung pinakamakapangyarihan sa lahat. At sila lamang ang dapat masunod. Ganitong uri ng tao, perhaps, ang makakapag-describe best ng ganung katangian. Ha? Megalomaniac. Ganun ka ba? Ha? Ganun ka ba, Apollo Quiboloy? Ikaw ba ay isang megalomaniac, Apollo Quiboloy? Kasi sa lahat ng mga sinasabi mo dito, mistulang dapat ikaw ang masunod eh. Wala kang respeto sa mandato ng Senado. At wala kang respeto sa itinalaga ng taong bayan para maging Pangulo ng Pilipinas. Nakalayan mo sabihin mo doon sa isang audio statement mo na si Pangulong Bongbong Marcos at ang ating unang ginang nagsasagawa ng orgy sa Malacanang. Nagsesesyon ng illegal na droga sa Malacanang. Para sabihin mo yun, anong uri ka ng tao? Anong uri ka ng nilalang? Si Rodrigo Duterte, kahit alam naman ng mga tao na ito'y babaero, na ito'y blasphemer, na ito'y killer, yung kanyang mga kritiko noong panahon ng kanyang panunungkulan, hindi ibinaba yung kanilang pagkatao sa mga ganyang pananalita. Never nilang sinabihan si Rodrigo Duterte ng mga ganong pananalita. Kasi kapag ka ikaw ay nagsabi na ng ganong pananalita, partikular sa Pangulo, eh baka wala ka na sa katinuan. Sabihan mo yung Pangulo ng Pilipinas. Ganon. Okay na sabihan mo sila. Sige. Nasa likod. Kung yan ang paniniwala mo ng pagbabanta sa buhay mo, okay na yun. Pero yung sasabihan mo si Pangulong Bongbong Marcos at ang ating unang ginang na nagsasagawa ng orgy or orgy, kung ano man ang pronunciation doon, bahala na kayo, na nagpapat-session sa Malacanang, wala ka na sa katinuan nun. Ha? Tingnan nyo nga ang buhay ninyo. Tingnan nyo nga ang buhay ng mga sinusuportahan ninyo kumpara sa ating Pangulong Bongbong Marcos at sa kanyang pamilya. We have a president now na perfect ang pamilya. Wala kang makikitang issue. Ang Pangulo natin, walang issue ng pambababae. Walang issue ng paggamit ng highly addictive drugs. Walang issue ng korupsyon. Totoo naman yan. Ang mga ibinabato ninyong issue ng korupsyon kay Pangulong Bongbong Marcos, sinasabi nyo lang naman, gawa ng kanyang ama. O kay Pangulong Bongbong Marcos, meron talaga kayong issue? Wala. Ang issue ninyo, yung 20 pesos per kilo na bigas. Hanggang ngayon, di kayo maka-move on doon. Eh hindi nga yun pangako. Yun ay kanyang aspiration, pinapangarap. Pero dahil nga wala kayong isyung maibato sa kanya, eh pinalalabas ninyo sa publiko na hindi marunong tumupad si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pangako. O, assuming for the sake of arguments na nangako si Pangulong Bongbong Marcos, pero hindi niya po ginawa yun. Ha? Still, he has 4 years to fulfill his promise. Hindi ba kayo nag-iisip ng tama? For the sake of arguments lang kung sinasabi ko, ha? O samantala yung dating Pangulong Rodrigo Duterte, nangako 3 to 6 months, natapos ang 6 na taon na termino niya sa panunungkulan bilang Pangulo, natubad ba yung pangako niya? Hindi. Sino ngayon ang budol? Sino ngayon ang nanloko? Sino ngayon ang hindi tumupad sa pangako? Maraming maraming salamat po sa inyo mga tol. Hanggang dito na lamang. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe and see you always mga tol. Bye for now. Ay, nakalimutan ko.
Meron palang mga nag-send ng super stickers, nakakahiya naman sa kanila. Pasalamatan ko before we end our stream. Kay Kaloyal Wanabet, kay Maya, kay Letesa, at kay Games Saito TV. Maraming salamat at sa lahat po ng ating mga manonood, maraming maraming salamat. Hanggang dito na lamang. Bye for now, mga tol. Siya nga pala, mga tol. Baka meron po kayong apo, anak, o kayo mismo na graduate po ng Bachelor of Science in Criminology at magte-take pa lamang ng Criminologist Licensure Examination. Highly recommended ko po itong nakikita po ninyo sa ating screen na Ortea Review Center. Nakabase po ito dyan po sa Batangas Province. At nakikater din po sila ng online review. Actually, yung face-to-face at saka online review, magkasama po ito. Napaka galing ang mga instructor po dito. Dati po ako dito nagtuturo, pero dahil nga po sa focus muna tayo sa political vlogging, kaya nagpaalam muna tayo sa ating kaibigan na si Attorney Rudy Ortea. Siya po yung review director at owner ng Ortea Review Center. Highly recommended ko po ito, mga tol. Sana pagkatiwalaan nyo po, lalong-lalo na kung kayo po ay nasa area po ng Batangas City. Sigurado po, mataas na mataas ang porsyento na papasa po ang inyong apo, anak o kayo mismo. Kaya kumonekta na po kayo sa kanila, i-message nyo lamang po ang Facebook page na ito, Ortea Review Center. Maraming maraming salamat sa inyo, mga tol.